zombie apocalypse. Ating fraternity brand sa Sigbaro, junior natin sa UP College of Law. Eh, di ba, ito naman, ito critic number one din to eh. Muna-muna eh, sa China Sea. Oh, number one siya dyan. Eto, pinasukan niya naman revolutionary government. Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, expressing his thoughts on what a revolutionary government means. Nagbigay siya ng mga payag niya. Pati ako, sinama niya pa. Sabi niya, legal counsel Salvador Panelo explained that, quote, the call of a revolutionary government must come from the people and not from a single organization or an individual. Ang sabi ko daw po, sa aking payag, yung panawagan ng revolutionary government, kinakailangan manggaling sa taong bayan at hindi lamang galing sa isang organisasyon. O kaya naman sa isang tao. Nasabi ni Justice Carpio, ibig sabihin, kung mas marami ang magsusuporta dito sa panawagang ito, eh, si Presidente may consider it. Ikaw naman. Ano ba naman yung logic mo, Justice Tony? Not necessarily. Kahit na ayaw i-consider ni Presidente Duterte, eh kung yun ang gusto ng sambay ng Pilipino, may magagawa ba siya? Siyempre, wala. Ako naman. Sabi niya, thankfully, Mr. Duterte immediately shut down the idea of a revolutionary government. Pero sabi niya, anong mangyayari kung may revolutionary government? Oh, ito. Oh, isa-isahin po natin. Sabi niya, first, petitions will be immediately filed before the Supreme Court to declare the imposition of a revolutionary government unconstitutional. Justice Tony naman, ano ba yan? Paano ka makaka-file ng petition mo eh? Kung may revolutionary government ngayon, aabolis na nga sa ligang batas. Abolis mo pa Kongreso. Tanda mo yung parang Marcelo yan eh. Di ba nung mag-Marcelo si Presidente? Pati Korte Suprema inabolish, considered resign lahat. O, paano? Hindi, walang magpa-function, pansamantala. O, paano? So, kagad yung una mong implikasyon ng existence ng revolutionary government, hindi mangyayari. Sabi mo, second, majority in both the Senate and the House of Representatives will likely pass resolutions denouncing the imposition of a revolutionary government. Sabi po ni Justice Tony, aba, yung mayoriya ng Senado sa Kamara de Representante, siguradong kukontrahin yan. Paano mo nga kukontrahin kung na-abolish na nga kayo eh? Ikaw talaga, Justice Tony, you declare revolutionary government, Congress will be abolished. It's as simple as that. Pag may revolutionary government, ibig sabihin yung armed forces, magiging protector ng sambay ng Pilipino kasi sa ligang batas nga natin, sinasabi rin, Armed Force of the Philippines is the protector of the people. Oh, paano ka na? Eh kung yung overwhelming majority ay nagkaroon ng desisyon, tatanggalin mo yung pangkasulukuyang pamalan, o di, siyempre yung Armed Forces susunod sa bayan kasi sila raw ang protector sangayon sa ligang batas. Pangatlo, ano sabi niya? Third, the military and the police will have to make a choice whether or not to take orders from a revolutionary government. Mali ka na naman, Justice Tony. Kaya na sinabi ko earlier. Pag nagdesisyon ng taong bayan, pareho nga nung EDSA Revolution, tanda mo yung EDSA Revolution nga, ang popular belief doon, lalo na ng mga kontra kay Marcos, nagsalita na ang taong bayan. Yun din ang ginamit ng mga military. Nagsalita na ang taong bayan, ayaw sa'yo, kaya dito kami. Kami ang protector ng sambay ng Pilipino. Kaya, tanggal ka na. si Cory na nga ang inupo nila. At nagdeklara na ng revolutionary government. O, kaya, mayroon ng choice. Sabi po ni Justice Tony Carpio, yung pangapat na implikasyon daw ng revolutionary government, yung ating ekonomiya babagsak by 16.5% in the second quarter of this year, during this pandemic, lalo na raw babagsak pa.
pag meron ng revolutionary government, medyo ano yan, questionable yan. Not necessarily. Kasi, kung gusto ng tao ang revolutionary government, tapos, suportado ng military, lahat. Kasi pag sinabi mo, overwhelming majority, kasama na lahat yung mga negosyante doon. O, edi, ibig sabihin, okay sa kanila yon. So, not necessarily babagsak. Kasi magko-cooperate. Panglima, sabi ni Justice Tony, the Philippines will become a pariah in the international community. Dahil daw, yung mga bansa ay hindi kikilalanin ang isang revolutionary government. O, nakalimutan mo na naman, Justice Tony, yung kasaysayan. Eh, hindi ba nag-declare nga ng revolutionary government si Cory Aquino? Eh, hindi ba kinilala naman ng US at ng lahat ng mga bansa? O, paano mo sasabihin na hindi kikilalanin? Finally, sabi niya, imposing a revolutionary government is the dumbest move that Mr. Duterte can make. Pinaka-bobo daw ng galaw ni Presidente kung mag-impose siya ng revolutionary government. Ikaw talaga, Justice Tony. Kaya naiinis sa'yo si PRD. Yung mga banat mo eh. Unang-una, alam mo, itong masasabi ko dyan. Yung concept, yung idea, for academic discussion or discourse, sa panahon ngayon, nakakakiliti na pag-usapan. Bakit ka mo? Sapagkat, hindi ba natatanda niya si Presidente Duterte ng kampanya, sinabi niya, pag ako'y nabigo sa mga gusto kong pagbabago, magdi-declare ako ng revolutionary government. Yung pong ideyang yun, matagal nang nakuha niya doon sa mga nakaraan nga. Kasi pag revolutionary government, hindi ka na nakatali, hindi ka na nakadena doon sa tinatawag na mga processes na inilagay ng pangkasalukuyan sa saligang batas. Kaya nga babaguhin mo yon. Magagawa mo yung gusto mong gawin para sa taong bayan. Okay. Tandaan natin, hindi totoo yung sinasabi rin na labag sa saligang batas. Eh kung titina mo, wala naman nakalagay nga naman doon revolutionary government. Pero yung pong mga nag-aaral ng batas, tinuruan po kami na ang pinakamataas na batas, ang kapakanan ng taong bayan. Sa Latin, sinasabi po, salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. So kung yung hinihingi ng sambay ng Pilipino sa kanilang kapakanan ang magsagawa ng isang revolusyonaryong gobyerno, ano man sinasabi sa saligang batas natin? The sovereignty, yung kapangyarihan. Saan? Kanino? O hindi mo ba? Sovereignty resides in the people. Namamahay daw sa sambay ng Pilipino yung kapangyarihan at lahat ng uri ng kapangyarihan sa pamamahala ng gobyerno ay nanggaling doon. So, since the people is the source of sovereignty, at kung gusto nila na palitan itong pangkasalukuyang sistema natin, they can do that. And necessarily by parity of logic, lahat ng mga interest, lahat ng selfish interest nyo, business interest nyo, iyan ay mapapasa ilalim dun sa kagustuhan ng sambay ng Pilipino. Kaya, yung sinasabi mo, Justice Tony, bobo yan pag nag-declare. Unang-una, hindi siya mag-declare eh. Si Presidente Duterte, for that matter, kahit na sinong presidente na opo, madadala siya sa agos, sa baha ng kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. If that is the will of the people, then
the sitting president has no other recourse but to join, to go with the flow. Kaya nga sinasabi natin kanina, yung armed forces ay protector ng sambay ng Pilipino. So, on cue, pag alam nila, gaya ng ginawa nila nung nakaraang EDSA revolution, yun din ang gagawin nila. Kaya, medyo malabo yata yung sinasabi mo, Justice Tony.